Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, magsasagot ako ng mga questions from my IG story. So, by the way, I am wearing hair clip wig. If you guys want to avail or gusto nyong mag-order, then you can check on my description box. Also, this necklace, so you can check on my description box din nandun din. If you guys want to avail, ganda diba oh? Okay. Anyways, nag-affiliate pa eh. Last vlog ko kasi was 2 months ago pa. Sobrang tagal na, ba? Diba? Tamad. Magsasagot ako ng mga questions sa IG account ko. Gusto ko lang sabihin, yung mga taong nagtanong, nag-drop ng mga questions nila, I love you all, grabe. Sobrang supportive nyo. So, eto yung mga questions. Pero, bibilisan ko na lang. Kasi alam ko kasing madaldal ako kada sagot. Tinan mo, intro pa lang, sobrang daldal ko na. By the way, yung question kasi, ang sabi ko kasi doon, ask me anything that begins with paano. Sobrang thank you sa mga nag-drop ng mga questions na nagsistart ng paano din. Hindi nila ako dinog-show. Binigyan talaga nila ako ng tanong. So, thank you so much. First question, paano ka natutong mag-volleyball? So, hindi ko talaga trip ang volleyball. Ang sport ko talaga, or matatawag kong sport talaga, is track and field. Yun talaga yung ano ko, laro ko dati nung LM. Like, kapag may intrams, merong mga palaro, track and field talaga yung sinasalihan ko. And meron silang sinasabi na kapag may nunal ka sa paa, mabilis ka tumakbo. And meron akong nunal sa paa, dito sa likod, sa gilid ng paa. Like, ito yung ankle, dito sa gilid. And mabilis naman ako tumakbo. Sa payat ko naman dati, sobrang bilis ko talaga tumakbo. Tsaka, yun lang talaga naiisip kong sport ko. Tapos, nung grade 6 na kami, syempre, normal kasi sa public school, hindi naman uso yung medical certificate. Siguro parents consent, oo, pero yung mga medical certificate. So, anyone can join sa volleyball. Walang jersey. Hindi, basta nakasuot ka lang ng t-shirt kung anong team ka. Pink team kami nun. Tapos, naka-shorts as usual. Tapos, naka-shoes. Ang sinalihan ko kasi din nun is track and field. Nung nag-cheer na kami ng volleyball, kinulang daw ng isang player. I don't know if isang player ba or dalawa. Basta dalawa kaming tinulak nun. Pero ang natandaan ko lang talaga, ang lakas yung tulak ni Ma'am Omoso sa akin. Shoutout sa iyo, Ma'am Omoso. So, siya talaga yung tumulak sa akin. Sabi niya, go na, laro ka na and everything. Pero alam ko talo kami. Kasi magaling yung kabila, ewan ko, marunong sila mag-volleyball. Eh sa payat ko ba naman nung yun, nung time na yun, sobrang payat ko. Ang liit ko pa. Ngayon nga, ang liit ko, college na ako. Isipin niyo na lang yung height ko nung LM ako. Sa liit kong yun, tsaka sa payat kong yun, sa tingin niyo marireceive ko yung bola, tsaka wala akong idea sa volleyball talaga. Tapos nung grade 7 ako, lumipat kami dito sa AUP. Yung mga student na naglalaro-laro dun sa grade 7 area, nakikisali ako kasi parang nagka-idea nga ako sa volleyball na, ah, receive-receive lang pala to, ganyan-ganyan. Tapos, nakailang tabing eh. Siyempre, ang tabing eh. Nakailang tama na yung bola ko dun sa mga kotse na nakapark. So, sobrang thank you kasi hindi pa tumutunog yung mga kotse dati. Hindi pa sila masyadong updated. So, hindi tumutunog. Natatamaan ng bola. Around grade 7 to grade 8, parang nagpa-try out ata ng volleyball. Tinry kong sumali para lang meron akong activity. Tapos, hindi ko in-expect na pasok ako. Like, nakuha ako sa volleyball. I think, nakitaan ako ng potential. Charot. Pero yun nga, hindi ako marunong mag-service. Yun talaga yung weakness ko. Yun talaga yung pinapractice ko hanggang sa na-achieve ko naman siya. Pero yun nga, hindi lang talaga ako sobrang batak. Pero yun yung story ng volleyball journey ko. Na, ah, okay, volleyball. Gusto ko yan. Marunong ako niyan. Ganon. Next is, paano sumaya tulad mo, te? Hindi naman ako masaya eh. Pero kasi, yung happiness kasi or yung saya, choice mo naman kasi yan eh. So, wala akong mabibigay na advice na parang like maa-apply mo talaga. Like, it's really your choice to be happy. Like, nakadepende sa morning mo yan eh. Kasi ako, kada gising ko, malungkot ako today. Magiging malungkot talaga ako buong araw. If productive ako today, magiging productive ako buong araw. If hihiga lang ako today, hihiga lang talaga ako today. So, it's really a choice kung gusto mong sumaya or try to look on a brighter side ng buhay mo. If you feel na very down ka, it's okay naman na hindi ka muna masaya today. But, you can achieve that little by little. It's really a choice, te. So, nasa sayo po talaga yan kung gusto mong sumaya or not. But, if you don't have any choice, siguro not now, but in time, in the perfect time, magkakaroon ka din ng choice na gusto mong piliing sumaya. Ang dami ko sinabi. Next,
Pansin ko lang kasi lagi ka na sa pang long-term relationship. Paano mo nagagawa yun? O nga no, pansin ko din, parang laging nasa long-term relationship ako. Pero actually, meron din naman akong short-term relationship, like it's months lang. Pero oo nga, pansin ko nga din, bakit nga ba? Hindi ko din alam, may sagot ba dun? Siguro, I remain loyal. Yun siguro yun, tsaka depende din sa partner mo. Tapos kapag hindi naman ganun ka big deal na away, forgiveness is the key talaga. Para maging okay kayo, mas tatagal din kayo. And also, mas makikilala niyo yung isa't isa more and more years to come. Parang ganun. Kasi I really hate communicating while I'm mad. Ayoko talaga makipag-usap or makipag-deal sa mismong issue kapag galit ako. Kasi I feel like na-burnout ako. So, kung anong klaseng solution yung meron yung partner nyo, you have to respect. Like, kunwari ako, gusto ko kasi ng, ano, gusto ko ng peace muna bago ako makipag-usap. Rather than isosolve namin agad, like, sobrang nagbo-burn pa yung mga dugo namin, like, kumukulo pa. Pero actually, ako lang naman yung kumukulo yung dugo eh. Yung partner ko kasi hindi naman yun marunong magalit when it comes sa relationship. Like, very forgiving siya. Siguro yun yung natutunan ko sa kanya. Sobrang forgiving yung tao. Forgiveness talaga, sobrang lakas talaga nun sa relationship. Pero it really depends ha, kasi maraming kasalanan na hindi ka patapatawad. Hindi siya carry ng forgiveness. Maybe you can forgive, but you can't forget. Parang ganun. So it really depends. Next is, paano i-maintain ang relationship during a bad phase? Parang tulad ng sinabi ko siguro kanina na it's really important yung communication talaga. Kasi ang hirap maghulaan eh. Like, ano ba? Ano bang problema? Tapos sasabihin, wala lang, ganun. Sobrang hindi talaga nasosolve ang problema ng walang communication. Communication is really important. Kasi other people have a lots of choice, pero mas pipiliin nilang hindi i-maintain. So, I think the willingness, yung willingness talaga dapat yung papasok dun. Kung gusto mo ba talaga? Kasi ang hirap pag isa lang kasi talaga yung kumikilos eh. It's really not gonna work. So, if you really want to maintain a relationship during a bad phase, yung willingness nyo talaga. Like, hindi lang ikaw, also your partner. Pero kung yung partner mo ayaw na talaga, tapos ikaw lang yung willing, like, is it time to let go? Or itutuloy ko pa rin to? Basta guys, yung main goal nyo lagi sa isang relationship is, hindi nyo masasabi tong line na to. Sayang kasi yung years eh. Sayang yung pinagsamahan namin. During that line, yung line na yan, kapag binitawan mo yan, ang bigat niyan eh. Parang gusto mong mag-let go, pero kasi iniisip mo yung samahan nyo. Talking about genuineness talaga. Kailangan talaga yung willingness nyo is hindi plastic. Hindi siya pretend or content lang. Parang ganun. Next is, paano kung magka-iPad ka? Well, kung magka-iPad ako, mag-aaral na po ako ng mabuti. Mag-vlog na po ako lagi. Tapos magiging masipag na po ako sa mga affiliate videos ko sa TikTok. Charot! Pag nagka-iPad ako, gusto ko! Pero secret mo na yun kasi baka mabate. Next, paano ka makatulog ng maaga? So, eto, very perfect na question to. Actually, ni-request ko talaga to para mapakita ko sa mga people out there na hindi makatulog ng maaga. So, ako, isa ako sa very malakas yung insomnia ko and hindi naman ako nag-overthink. Pero hindi talaga ako makakatulog. But, these gummies, wow, nag-promote. Pero kasi totoo talaga siya eh. 3 days ko na siyang ginagamit. Nag-take ako is 9:53 something or 9:40. Tapos, tumama sa akin yung antok is mga 10:50. So, siguro, more than an hour. Kaya, kung ako sa inyo, agahan nyo na yung pag-inom. Like, kunwari, kung yung goal nyo makatulog kayo, mga 11 or 10, siguro mga 8 to 9, inom na kayo. Ay, actually, hindi siya iniinom. Ginunguya lang siya. Chewable naman siya eh. So, eto siya, guys. ZZ Kill Natural Sleep. Eto siya sa loob. Ayan. So, 24 gummies to. Ang ni-require talaga dito is 2 servings of gummy daw talaga. Pero ang ginagawa ko isa lang kasi ang lakas na ng atake. Siguro para dun sa mga 2 servings of gummies, siguro dun yun sa mga taong hindi talaga tinatamaan ng antok. So, sinasabi ko sa inyo, sobrang effective neto. Medyo pricey siya. Mga 500 ata, yung ganito kaliit. Tapos, yung mas malaki pa neto is nasa 1K. 3 araw na akong masarap tulog ko dahil dito. Like, lagi akong puyat. Pero at least, gamis siya, diba? Ang angas. Like, nagagawa nila ng paraan para hindi maging kadiri. Sobrang safe neto. Tsaka, FDA approved to. Also, kung gusto nyo mag-avail neto, check nyo yung description box ko. So, yun yung sagot ko dun. Paano makatulog ng maaga? Ito po yung sagot ko. Next is, paano maging maganda? It depends how you take care of yourself.
naniniwala ako sa self-love. The more you love yourself, the more pretty you are. So, kung gusto mong gumanda, alagaan mo sarili mo. Hindi lang in a appearance way, but in health mo, 'di ba? Like it's really important na alagaan mo 'yung sarili mo by doing jogging, kung kaya niyo mag-jogging, exercise, skincare, tapos pamper day, mga ganun. So, dati kasi hindi ko talaga na-experience 'yun, 'yung mga pamper day. Hindi ko alam 'yang word na 'yan dati. Pero nung nagdadalaga na, like ang late ko na nga eh kasi I feel like hindi na ako dalaga, like hindi na ako teenager. Kasi 23 na ako eh. So, I think hindi na siya part ng teenager or dalaga days, pero parang considered na siya as adulting, pero kasi delay tayo sis. So, I considered myself as dalaga. Parang kapag may time kayo to pamper yourself, treat yourself, laging positivity lang talaga yung ibabaon nyo sa utak nyo. It really reflects on your appearance, which is yung pagiging maganda, fresh ka lagi, ganun. So, yun lang naman. Self-love lang talaga is the key to be pretty. Kailangan mong gastusan. Kasi worth it naman eh, pag lumabas na yung result. Next question. Paano ka napunta sa psych? Actually, yung psychology is hindi ko siya choice. Hindi siya kasama sa top 3 ko na course. Nakakayang sabihin kasi pang matalino yung course. Pero hindi ko sinasabing hindi pang matalino yung psychology ha. Mahirap din ang psych. Huwag kayong ano. Pero sobrang kapal ng mukha ko. Alam niyo yung first choice ko na course? Medtech. Nung may STEM na, dun ko na-realize na, ay, hindi ako pang medtech. Hindi ako magaling sa mga science. Sobrang hina ako sa ganyan. So, ang first choice ko talaga, yun nga. Kasi nga, gusto ko nga mag-OB. OB-gyne, ganun. So, di ba medtech yun? Considered as medtech yun kasi nga doctor. Yun yung pinaka-first choice ko. Tapos, second kong choice is dentistry. Ang kapal, di ba? Like, ang mahal nun. Te, buti na lang talaga, di ko tinake yun. Kasi ang tagal, tapos ang mahal. So, go Ian. You can do it. Kasi dentistry kasi yung jowa ko. So, ikaw na lang ang mag-pursue sa second choice ko na course. Tapos, third, nursing. Alam ko nursing. Kasi nurse kasi ako ng pusa ako dati. Like, dinedextrose ko yung pusa ko. Tapos, yung ini-inject ko sa kanya lapis. Pero wala. Walang natupad sa choices or sa mga top 3 ko na course dati. Yung psychology, nakuha ko siya kay Ate Chinchin or Ate Chosen Belga. Kasi nung graduate siya, Bachelor of Science and Psychology, ganun-ganun. Hindi ko pa mabasa. Hindi ko pa mabasa ng maayos yung spelling. Sabi ko, ah, PSY, psychology, ano? Curious ako sa field na yon. So, sinearch ko siya sa internet. Wow! Studios. Sinearch ko siya yung psychology. Tapos yun, nabasa ko, study of ganito, ganyan, ganyan, mental health, study of human behavior, blah, 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 blah. Also, kasi nung grade 11 kami, meron kaming pa-research and then, yun nga, diba, gusto kong mag-medtech. So, yung topic ko nung una is parang yung difference ng breastfeeding pati yung mga artificial na gatas. Girl, wala akong naintindihan! Pero, bigla kong naisip na, ay, di ba may psychology na topic? So, sinearch ko yung about mental health. So, ay sobrang active ng utak ko, te. Ang dami kong nasasagot. Na-defend ko yun and also nasasagot ko si Ma'am OT. Like, meron siyang mga reklamo sa akin. Nasasagot ko siya kasi nga, nagigets ko yung topic. So, yun. Kaya ako nag-psychology. Fun fact, parang kami kasing mga psych student, sino-self-diagnose namin yung sarili namin. Like, we feel like, okay, pero meron kaming self-therapy, gano'n. Nagsi-self-therapy kami. Like, ay, parang ako to, ganito, ganyan. Although, masama yun, hindi dapat maganda yun, okay? Huwag nyo tularan. Next, paano na kaya by Bugoy Drillion? Buisit talaga to si Jacob. Paano maging kayo ng crush mo? Juwang-juwa na ako. Ay, nako! Paano nga ba? Pero sinasabi ko sa inyo, minsan, or halos, yung mga totoong tao na para sa atin, hindi sila planadong para sa atin. Gets nyo? Like, unexpected sila halos. Hindi ko sinasabing lahat ha, pero halos. Unexpected lagi. Kasi minsan yung mga crush natin, sila yung mga hindi tumatagal sa atin. Like ako, may mga naging crush ako pero hindi sila tumatagal. Like parang hanggang fling or usap lang. Pero hindi talaga sila yung parang like pang lifetime partner. Hindi ko sila na-visualize as ganyan. Siguro parang like meron lang mga kilig-kilig. Pero most of the time talaga, yung pang the one talaga, sila yung usually na hindi mo ina-expect na magugustuhan mo. As in, since juwang-juwa ka na,
Go, risk mo. Huwag na huwag ka magpadala sa emosyon, okay? Kasi yan yung temptation. Go kung gusto mo jowang-jowa ka na go. Pero always remember the consequence. Kasi minadali mo eh. There's someone na para sa'yo talaga. But you know, pag minamadali kasi, yun talaga yung nabibigwak agad. Pero kung jowang-jowa ka na talaga, go. Ikaw naman yung makaka-experience eh. Hindi naman kami, diba? Sino ba naman kami? Diba? Paano mo malalaman na siya na yung the one for you? Please, pakisagot na ito. Ito na nga, sasagutin ko na nga, diba? Paano mo malalaman kung siya na yung the one? Tulad ng sinabi ko kanina, usually sila yung mga unexpected na hindi mo magugustuhan mo. Like, siya pala yung magugustuhan ko. Usually sila yung mga hate na hate natin, or di kaya yung parang passive lang, daan-daan lang sila. Pero sila pala yung magiging jowa natin for how many years? Para sa akin, I'm just basing on my experience ha, kasi baka anong sabihin niyo eh, hindi naman ako expert when it comes on relationship. Pero hindi ko masasabi kasi bata pa naman eh, like every day maraming pwedeng mangyari. Pero for now, sa situation ko right now, or masasabi ko is if wala kayong sinasaktang ibang tao and hindi kayo nasasaktan sa isa't isa while loving each other, you know? I mean, like, pain is part of relationship siya. Pero kasi yung pain na, alam nyo na, kung anong klaseng pain na minimin ko. Ay, eto pala! Ang dami namang sagot. Malalaman mong dawan na siya para sa'yo kapag magulo na kayo pero nagsistay pa rin kayo. Bihira lang yan. As in, bihirang bihira lang yan. Usually kasi nag-give up, halos talaga, most of the time, nag-give up ang relationship kapag nasa magulong phase sila. You know what I mean? Kapag nakita na nila yung dark side mo or like yung kulay ng totoong ikaw, nangiiwan sila, nanggo-ghost sila, or di kaya nakikipag-break sila. Kaya kung napapansin nyo, walang nagtatagal na relationship. Magiging comfy kasi kayo sa isa't isa. Parang sa sobrang comfy mo, gusto mo na ipakita kung sino ka talaga. Tas nung nakita na nung partner mo, tas nagsistay pa rin siya sa'yo, and alam mong mahal ka pa rin, nafe-feel mo pa rin, siya na yung the one for you. Kasi madaming puppy love ngayon na akala natin sila na yung the one. Alam mo yun, yung mga pang red flag, sila yung parang ang sarap gawing the one eh. Pero hindi eh. Kung sa red flag ng mga lalaki pa nga, parang ang saya na natin, paano na lang kung sa right person, diba? Next question, paano maka-move on? So, sa move on naman, it really depends on you. Kung anong klaseng move on yung gusto mo. Other people, revenge. Yung iba naman, nagpapaganda. Yung iba, nage-exercise, babakasyon, ganun. Pero, kung ako, ang ginagawa ko usually pag kung gusto mong mag-move on sa mga bad things na nangyayari sa buhay mo or sa mga other people na ginawa sa'yo, usually ginagawa ko is nagpo-focus ako sa sarili ko eh. Kasi kadalasan kasi sa nangyayari, nahihirapan mag-move on ng isang tao kasi nga, diba, first things first, hindi mo kasi nakikita yung worth mo. Kaya ang hirap mag-move on. Like, you always question yourself na, ano bang kulang sa akin? Bakit kailangan nila akong iwan? Bakit kailangan mag-let go? Hindi ba ako sapat? Di ba ako enough? Kasi the more na you know your worth, sobrang hindi na nagmamatter yung ibang tao. As in, like, especially yung mga taong nanakit sa'yo, they don't matter at all. Pero kasi kapag hindi mo pa alam yung worth mo, nagiging people pleaser ka, parang like, you think lahat ng opinions nila nagmamatter sa utak mo na, anong sabi niya? Anong sabi niya? Sabi niyo kasi ganito ako, ganyan-ganyan. Ganon. Masasabi mong, I am a wonderful, independent woman and a pretty and sexy and blah, 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 blah. Kung gusto mo talagang mag-move on, simulan mo sa sarili mo. Kasi usually, doon talaga tayo nasa-stuck eh. Kasi nga, nai-insecure tayo. Yung insecurity kasi talaga yung nangingibabaw doon. Bakit ang hirap mag-move on? Tapos yung kine-question natin yung worth natin, ganito, ganyan. Self-love talaga muna. Tapos magre-reflect na yan in the long run. Tapos ang maganda pa dito, nag-glow ka pa, diba? In a healthy way. So, simulan mo na mag-self-love. Mag-move on ka man o hindi. Lahat tayo mag-self-love. Kasi deserve natin gumanda. Di lang gumanda yung mukha, but yung perspective natin sa buhay natin. Psych major yarn. Paano pag magkaiba kayo ng love language? Magwo-work pa ba yun? Pa-shoutout. Napanood ko to sa vlog nila, nila Juniboy pati ni Vien. Sabi kasi nila doon, kapag magkaiba kayo ng love language, mahirap din talaga kasi conflict, di ba? Pagdating sa love language or body language na tinatawag nila. Kunwari ako, words of affirmation. I'm like, ang ganda mo, ang fresh mo ngayon, ang bango mo ngayon, ganun-ganun. Tapos yun yung hinahanap ni partner. Pero hindi ganun yung love language.
kasi yung love language niya, acts of service eh. Ang masasabi ko dyan, yes, possible siya mag-work. Kasi ganun kami ng BF ko. Conflict din kami sa love language namin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, it's really important yung communication. Kailangan alamin niyo yung kanya-kanya yung love language. Para pag kulang to, ikaw yung pupuna. Pag kulang ka naman, siya naman yung pupuna sa pagkukulang mo. Ang mistake kasi sa tao, once kapag hindi nila nahanap yung love language na gusto nila sa partner nila, hinahanap nila sa iba. Diba? Like, ang tanga. Like, girl, hindi ganun yun. Okay? Tanggalin niyo yung mindset na ganun. Tapos, ang sasabihin nila, nagkulang ka kasi. Bombastic side-eye. Kaya nga relationship kayo eh. Hindi naman yan ownership te. Dapat dalawa kayo, ganun. Siguro yung ibang tao, nahihirapan sila, but as times goes by, mas masaya yung magkaiba kayo ng love language. Kasi at the same time, nakukumpleto niyo yung love language. Kahit magkakaiba kayo, pero nakukuha niyo yung lima. O di kaya madadagdagan. Kung word of affirmation siya, act of service, ang ganda nun pag pinag-combine niyo. And also, you really have to know each love language or body language para may adjustment na mangyayari. May adjustment naman talaga. Kasi si Ian, hindi talaga siya into words of affirmation, pero ngayon nagagawa niya na yon. Kasi alam niyang ganun yung love language ko. Tapos yung sa akin naman is, yung kay Ian kasi quality time siya. Tapos ako, hindi ako ganun kasi lagi ako nasa kwarto lang. Sa bahay lang talaga ako, hindi ako masyado magala. Pero nung nalaman ko na quality time yung gusto niya, nag-a-adjust din ako. Like, I make time for him kahit busy. May adjustment talaga mangyayari. Like, you will know na he is the one or she is the one kapag marunong siya mag-adjust for you. Grabe, ang hirap magmahal, no? Kailangan talaga ma-manage mo. Pero hindi siya mahirap, guys, kung mahal mo talaga yung tao. So, kapag nahihirapan yung jowa nyo sa inyo, ibig sabihin, hindi niya kayo genuinely mahal. Charot! Huwag na kayo mag-overthink dyan. Mahal kayo nun. Paano ka sinusuyo ng partner mo? The way si Ian magsuyo is pagkain talaga. Usually kasi nagtutuyo lang talaga ang babae. Kasi gutom. Or di kaya sobrang anlala kasi talaga ng hormonal change ng babae. Minsan good mood, minsan sobrang saya, minsan sobrang lungkot, minsan sobrang galit. So pagkain is the key. So please, huwag nyo namang iwan yung mga girlies out there. Dapat din kasi inaayon mo yung pagtotoyo mo, ha? Huwag yun during exam days or duty yung jowa mo, wag naman ganun te. Kailangan mo din mag-adjust. O, diba? May adjustment. That's how relationship works. Last question, paano mo overcome ang insecurities? Para sa akin, na-overcome ko yung some of my insecurities kasi until now, meron pa rin ako. By doing something. Like, te, hindi mo talaga ma-overcome ang insecurity if you're not doing something. Nirilitok ako one time ni Ian, like, you guys know na I really hate my body before. But right now, I love my body na. Kasi, nag-ano na ako. Nag-jogging na ako. So, okay. Huwag na baka masexyhan kayo sa akin. Ginagawa ko kasi dati, iniiyak ko. Like, I really hate when people pointing out my insecurity, especially yung body ko. Like, binabody shame ako palagi in a low-key way. Parang, alam mo yung kunwari, concern. Pero hindi siya concern yung dating sa akin. Like, sobrang sakit talaga pag nababody shame ka. So, iyak lang ako ng iyak. So, habang umiiyak ako, tumataba ako lalo. Sabi ko kay Ian, Biril, tukin mo nga ako. Ano bang pwede kong gawin? Kasi lagi niya akong binubola. Ang sexy mo nga eh. Anong sexy? Ang taba-taba ako. Yun yung tingin ko sa sarili ko nun. Tapos sabi ni Ian, sige, kung gusto mo ng real talk, mag-jogging ka. Eh, ayaw na ayaw kong mag-jogging, te. Kasi nga, sobrang nakakapagod yun. Para akong mahihimatay. So, real talk lang, ha? Kung gusto mo talaga may ma-achieve ka, especially kung dun sa insecurity mo, either wala kang gagawin or you have to do something about it. Kumilos talaga ako. Sinanay ko mag-jogging every hapon kasi hindi ko kaya ang umaga. Kasi maaga ang klase ko. Kasi nga, puyat na nga ako. Like, eto lang yung nakakatulong sa akin, makatulog. Gigising pa ako ng maaga, 5 a.m, no. Tapos sabi ni Ian sa akin, sa simula lang yung nakakapagod mag-jogging. Once na masasanay ka na, ang gaan na niyan sa feeling. Like, it feels like you're floating. Hanggang sa na-realize ko na, OMG, naging routine ko na siya. And nakakatuwa. Kasi, it won't just make me feel sexy, but it also makes me healthy. Ay, rhymers! You have to do something about it. If you gusto nyo talagang ma-achieve yung gusto nyo, I don't know kung anong klaseng insecurity na gusto nyo i-overcome. Pero kung wala naman, then you have to accept. Tanggapin nyo yung reality na yan talaga. Kasi ayaw mo din kumilos eh. So if you think na it's not time for you now to make an action, then huwag mo munang anuhin.
yun yung nire-retalk sa akin na re-reklamo ka dyan, wala kang ginagawa eh. So parang like nagising ako doon na oo nga no, iyak lang ako ng iyak, wala naman akong ginagawa. Ano yun? Magre-request lang ako, bigla akong papayat. You guys really wanted to achieve something na gustong gusto nyo, try to do something. Okay? Make an action, girl! So yun, you have to do something. Relationship man yan, insecurity man yan, moving on man yan, perspective in life, you have to do something. Kasi kapag wala kayong gagawin, hindi kayo papasa sa gusto nyong standards. Ang tataas ng standards nyo pero hindi kayo kumikilos sa sarili nyong standards, diba? Sabi nga ng Nike, diba? Just do it. I am very sorry kung nakatingin ako dito kasi hindi ako sanay dito. Dapat ba dito? Also, gusto ko lang sabihin na happy 11.1k sa aking affiliate account. And if you guys want to avail yung mga pinapakita ko sa inyo mga product and mga items, you can check on my yellow... You can check on my description box kung gusto nyo mag-avail or gusto nyo mag-check out. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye-bye!